Mengebrad. Aku si Arabi and welcome to my YouTube channel. Finally, nagkaroon ako ng lakas gumawa. So, hello. Di ko alam sasabihin ko. Overall, gusto ko lang makagawa ng community kung saan sinusuportahan natin lahat yung isa't isa, tayong mga brad. Wala na sana yung mga bashers kung magkikriticize ka man. Sabihin mo na lang ng maayos, di ba? Ang hirap-hirap na nga sa mundo ngayon. Gusto ko lang mag-create ng positivity sa mundo. Sana tulungan nyo kung ma-achieve siya. At thank you din pala sa mga nagsabi sa akin na gawin ko to kasi I'm doing something new sa buhay ko. Samahan nyo ako kung mag-grow man ako. Let me grow with you, mga brad. Dahil upper half na lang ng mukha natin yung madalas makikita ng mga tao dahil sa face mask, gumawa ko ng makeup look na nag-focus lang sa mata, walang contour, walang blush, and nagkonting lip cream lang ako ngayon. Pero yun nga, mas sa eyes lang to. Para kahit naka-face mask ka, panes pa rin silang lahat. Sobrang init! I feel na yung pinaka-importanting step dito ay eye cream kasi nga mata mo lang yung makikita sa face mask. After that is Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Kung kilala nyo ako, alam nyo sobrang galit na galit ako sa dry lips. Sa mga gagamitin ko ngayon, for base makeup, mostly MAC kasi nag-invest talaga ako sa base makeup nung ang dami kong pimples. Kasi ang hirap mag-makeup kapag hindi natatakpan yung mga to. Kasi kapag hindi, feeling ko hindi ganun kaganda yung finished look. Una mga brad, itong MAC Studio Fix 24-Hour Smooth Wear Concealer in the shade NW25. So, itong shade na to is a little bit darker than my skin tone. Kasi kapag nag-oxidize na siya, mas nagla-lighten, kaya medyo kailangan ng ano, kailangan mas dark yung kunin mong shade. Gamit din ako nitong mini sponge na spinrayan ko ng Prep and Prime Fix Plus. Para naman makatulong pa sa ibang dark spots, gagamitin ko naman yung Studio Finish Concealer in NC25. Ito yung sakto yung shade niya sa mukha ko. Ito yung darker ng konti. Nakakaasar yung sunspot ko, promise. Hirap na hirap akong matakpan yan. Pero itong MAC Studio Finish Concealer lang yung nakatakip sa kanya. Ang difference nitong 24-Hour Smooth Wear Concealer, ayun nga, smooth siya and hindi ganun ka-thick yung consistency. Unlike this one na sobrang cream, kasi nga tub siya and all. So, mas makapal to. Hindi siya ideal for under eyes. Hindi katulad nito na mas liquid yung formula niya. Banong ko talaga mag-swatch. Okay, yan, mas liquid siya. And yun nga, kung mapapansin mo, pag spin red mo, medyo lumalapit yung kulay niya dun sa lighter. So, tama lang talaga na kumuha kayo ng one shade darker kapag yung itong concealer na to yung gagamitin nyo. Okay. Pang set ng face, mga brad, gagamitin ko yung MAC Studio Fix Powder Plus Foundation. Contour pala ako ng ilong at saka ng forehead using Take Home the Bronze Anti-Orange Bronzer in the shade Oliver. Yun! Yun lang, sobrang konti lang ng nilagay ko para lang ma-define palalo yung ilong. And next, mata na talaga, promise. Gagamitin natin ang Peach Squad Eyeshadow Palette ng Squad Cosmetics.
sobrang simple lang naman nung gagawin nating makeup look. Kunwari, errands lang, grocery, ganyan. Pero syempre, gusto nyo pa rin magpaganda. Game! Kumuha ako ng medyo flat na fluffy na brush. So, medyo fluffy siya. At gagamitin ko lang tong shade na to. Next, this darker orange. Itong medyo may pagka-brown naman para sa outer corner para magkaroon lang ng konting depth ng mata. Ito namang orange shimmer dito sa gitna. Last ay yung light naman na orange sa gitna. Eyebrows, gamitin natin yung Issy and Company Brow Refiner. Ang shade ko ay brown kasi may pagka-brown pa yung buhok ko ngayon. Kung hindi kayo masyado magaling magkilay katulad ko, sobrang biyaya nitong Issy and Company na Brow Refiner. Kasi mukha talagang ang ganda niya. Nagdagan ko lang ng konti. Pero diba, mukhang full yung brows nyo kung hindi rin kayo masyado biniyayaan ng makapal na kilay. Sobrang bestie na natin to. Ganda. Sa gabi, ginagamit ko rin yung castor oil kasi nagbabaka sakali akong baka tumubo pa siya. Next, curl natin yung lashes natin. Galing lang Face Shop tong eyelash curler ko and pati yung mascara ko, yung Frisian Big Mascara pala, sorry. Manipis at maiksi lang din yung pilik mata ko, kaya hindi siya ganun ka, alam mo yun, yung sumasobrang mukhang pamay pa yung pilik mata na iinggit ako doon. So, dadagdagan ko lang ng konti yung nasa inner corners ko nito. Para shining, shimmering, splendid. To complete the look, para lang kapag nagtanggal kayo ng mask, in case kailangan yung tanggalin yung mask, eh sobrang cute pa rin ang lips nyo. Gagamitin ko yung BLK Cosmetics na Creamy All Over Paint in Feeling Peachy. Ito na yung itsura niya. Mag-aayos na ako ng buhok saglit para makita nyo naman ng matinutino. Kay mag-ayos, ang ibig kong sabihin ay maglugay. And this mask is from Amazing Playground. Sobrang mura lang ito. I think it's less than 100 pesos. At ang kapal niya, wala lang siyang suotan ng filter, but makapal naman siya enough to protect your face.